Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Okay ako doon sa ginawa ni Lisa Soberano. Nagdemanda siya. Mali nga naman yung komento na sana ma-ganun ka. Mga bastos na komento. Medyo out of line na yun. Okay. I don't think it's because Duterte supporter yun. Medyo sablay lang ho talaga yun. At sana naman, hindi ho tayo ganun. Ha? Huwag ho tayong ganun na bastos. Ang babae ho, minamahal. Ha? Lalo si Lisa Soberano. Ako po, minamahal yung mga ganyan. Joke lang. Pero, okay. Pero, ito lang sa akin. Ito namang manager niya, masyado namang gumigimik. Talagang kailangan, may kasamang media, may kasamang, talagang puno sila ng media ng ABS-CBN. Buti niya ABS-CBN na nag-cover. Wala atang GMA, hindi ata kinover. Pero talagang kailangan, kasi gimmick naman yan. Halatang gimmick. Hindi ko sinasabing gimmick yung ginawang threat-threat, ha? Totoo yung pagdemanda. Pero ito namang OG Diaz ito, sinakyan ng todo. Ay, gamitin ko ito para sumikat yung aking talent. Dagdag issue rin to. O, diba? Pambihira ka naman, OG Diaz. Pati yung mga ganyan, kailangan mo pang gamitin. Eh, yun lang naman sa tingin ko. Shay Axels, welcome to Banateros. Salamat po. Hindi kasi ito kung ikaw seryoso ka magde-demanda, ba't kailangan nung magsama? O, diba? O halimbawa na lang example, nung pumunta si Mocha sa NBI, alam niyo yun? Sa totoo lang, naghahanap nga si Mocha ng paraan na dumaan sa likod, dumaan sa tago para walang media. Kasi nga ayaw niya nga nang meron pang pamedya, pupunta ka lang sa NBI. O, kaya lang daw, natiktikan kasi nakita yung dokumento na pinatawag si Mocha ng NBI kaya nag-abang yung media doon. Pero as much as possible, ayaw niyang humarap. Kasi mga ganyang bagay, bakit kailangan pa ilabas, iharap, ipalandakan? Obvious napaka-obvious itong si Ogie Diaz. Baka naman ginamit mo talaga ito sa para gumimik ka sa artist mo, para pasikatin mo pa. Sikat na yan! Parelevant, sikat na siya ng maganda. Huwag mo nang haluan ng kabaklaan niyan. Alam mo yung mga ganyang gimmick? Bihira, oh. Full coverage, eh. Pero ha, mga kaibigan, ako ho ay paboro ako sa ginawa ni Lisa Soberano. Okay? Ako naniniwala na totoo yang, sabihin totoo yung pagbanta sa kanya at tama na dinimanda mo. Buti na lang ikaw si Lisa Soberano at pinansin ka dyan sa ano. Pero tama ho yung ginawa ninyong pagdidemanda. Pero ang ayoko lang dyan ay ginagamit pa yan ng manager ninyo para exposure. Imposible. Nakaabang lang dyan yung mga media. Wala naman silang alam na kung kailan mo ididemanda yan. Ininform yan ng manager mo. Alam na, galawang arti. Ano yan? Manager ng mga ano? Ay, nako. At gayunpaman, tulad din nga ako sa Facebook, nakalimutan ko pala sabihin na bago ko kayo nagre-reklamo sa Facebook, ito lang realization ko sa Facebook. Tama na yung reklamo natin na itong Facebook, ganito, karapatan nila yan, kanila yan. Sa totoo lang, sa kanila naman yung Facebook. So kung gusto nilang gawin, gusto nilang maging dilawan, o at least, pinatunayan natin dilawan sila. Pero kanila yan wala na tayong magagawa dyan. As in, wala, kahit anong reklamo natin para tayong bumabangga sa, private company yan. Hindi naman yan gobyerno. So private company yan, masusunod ko ano yung gusto nila. Wala tayong magagawa unless may mag-file sa, kaya nga ang galing din ang ginawa ng China, binagbawal ng Facebook sa kanila. O diba? Sana mayroong congressman o kaya senador na mag-file ng complaint. Tapos ipiti nila sa Congress, ipatawag nila yung Facebook. Bakit ganito? Bakit ito yung mga ano yung mga dinaw ninyo? Sana ganun, di ba? Wala na tayong magagawa dyan sa Facebook, sa totoo lang. Kaya nga sana patuloy tayong dito sa YouTube na suportahan natin yung mga alam yun? Sige, nandiyan tayo sa Facebook. Punta tayo sa YouTube.
yung mga political natin na mga DDS dito sa face sa YouTube tulad ni Maharlika, tulad ni Maui, katulad nila Mark Lopez. Kunin natin yung video doon, i-share natin. Hindi wag i-download ha. I-share natin no yung mga video nila. Yun ang gawin natin para oh sige, mapansin ngayon ng YouTube na kasi pag ako kunwari ito ha, itong ginagawa ko. Kung ginawa ko tong live everyday sa Facebook, baka tanggal na page ko. O, diba? Baka tanggal na page ko niyan. Eh, ilang beses kong binanatan si Lenny Bobredo eh. Diba? Eh, si Maui nga, pag binabanatan nila si Bobredo, talagang tanggal eh. Eh, buti na lang, nakapagsimula tayo dito sa YouTube. Ha? Dito sa YouTube, ang totoong ano, palitaan. Walang pakialaman, basta wala kang inaanong copyright. Oh, di ba? Pero bago ang lahat tayo eh, ito gusto ko lang pag-usapan. Huwag tayo nga alisana ho. Ah. Gusto ko lamang pag-usapan na matindi ito ha, bago tayo magtapos. Alam nyo, meron nung kasaking kasing kumausap sa akin. Alam mo, Banat Bay, sa totoo lang, nadidepress na ako sa nangyayari sa buhay natin. Ilan ba sa inyo na nakakadanas na ho ng lungkot? Alam nyo yun, na talaga ho medyo iba na yung lungkot na nararamdaman dahil sa pandemic. Alam nyo, maraming nawala ng trabaho, hindi alam yung magiging future. Meron man, yung iba sa atin, nagkaroon man ng ako. Ito, sasabihin ko na sa inyo. Sasabihin ko ba? Andali, iniisip ko kung sasabihin ko. Sige, sasabihin ko. I'll be honest with you. Meron akong sasabihin sa inyo. Ayun si Ana Toto na ano daw na depressed. Oh, ayan na lonely. Alam nyo, ito sasabihin ko lang po sa inyo ito ha. Kahit ako tinamaan. 'Di ba yung mga girls na walang nang trabaho, ilan yun? Anim na buwan na ho kaming walang show. So ang nagpapasurvive sa akin eh kahit papaano yung tubigan ko. Meron no kasi akong water station eh, merong alkaline. Yung meron no akong ganun. Pero sa sobrang humina, siyempre nawala din ho yung mga kumpanya, mga kasi yung mga water station na ho ganyan, medyo ano ho yan eh, malakas ho yan dun sa mga opisina, sa mga kumpanya, pero kung bahay-bahay lang, hindi ho kaya mag-survive ng bayarin sa empleyado, bayarin sa kuryente. So, pambihira, bumulusok yung kuryente. Oh, hindi ho ano, siyempre tubig pa yung gastos pa. Kaya ho sa totoo lang ho, ngayon nga eh medyo bankrupt na ho yung ano yung sa tubig. So binebenta ko ho nga ho yan yung water station na yan. Baka may gusto hong bumili diyan mga binebenta ko ho yung water station na yan na para ho ayan ready na. As in tapos na lahat ng permit, lilipat na lang sa inyo. May negosyo na kayo. Pero sinabi mo lugi eh, no? Hindi. Pero alam niyo, ang ganung klaseng pakiramdam na sabi ko nga eh, hi Lord, napakalungkot naman ganitong sitwasyon. Minsan alam mo yun, akala niyo masigla ako. Alam mo yun, minsan nalulungkot ako. Sabi ko, hanggang kailan pa ito? Hanggang kailan pa tayong ganito? Eh ngayon siguro, surviving dahil meron tayong YouTube, meron tayong iba pang Facebook. Although kapiraso lang ang kinikita doon pag nag-upload ka ng video doon. Kahit yung isang video ko doon nag-million, kumita lang ng $100. Sabi ko, pambira, kailangan million lagi. Ganon, di ba? Kaya nga sabi ko, parang napakahirap.